Happy 6 months anniversary, CCF CID family! Tayo po'y tumayo at awitan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa katapatan niya. Tayo narito ngayon para maghandog ng awitin para sa Panginoon. Let us meditate the word of the song na sa aming pag-awit let's welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. As we praise, as we work, bago kami umawit, Panginoon, linisin mo aming puso, O God, na nasa aming pag-awit, Panginoon, ay para sa iyo lamang ang mga awiting ito. Tunay, ikaw lamang ang mapapurihan ng buong puso namin, buong isip at buong buhay namin. Na salamat, Panginoon, sa katapatan mo na awitin namin ang awit na ito para sa iyo. Purihin ka, purihin ka. Sadya kay buti na ating Panginoon magtatapat sa habang panahon maging sa kabigan ng ating pagkulang biyaya niya'y patuloy nala katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso kong damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Mula pa sa ugat ng aming lahing mundo'y magulaw man maasahan kang lagi maging ang kawakas nitong buhay aking dalangin sa kalakasan sa'yo sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Ay, talaga ba ang tanong? Ha? Ganun ba talagang lyric mo? Oh, ganun saka, talaga yun. Ay, ganun ba yun? Okay. Ano lang, ilang years in yung kinareate? Pang ano lang yun? Pampatulog. Okay na. Okay ba talaga? Ano ba yun? Makita nga lang natin sa YouTube. Hanapin ko lang talaga yan. Panginoon, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa awitin, Panginoon, na napakinggan namin. Hindi naman po, Panginoon, importante, Lord God, ang mga boses namin, Panginoon. Bagkus po ang nilalaman ng iyong awitin, Panginoon. Ang nilalaman sa bawat letra, Panginoon, na aming binibigkas, ay siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, na maging malapit sa iyo, Lord God. Lord, salamat po muli sa umagang ito at sa araw na ito at sa hapong ito, Panginoon, sa ibinigay mo naman po isang kalakasan po sa amin, Panginoon, sa lahat na pag-iingat niyo po na ginagawa po sa amin lahat, sa kalakasan, sa pagkagising sa umaga, sa parating pagkain na inahatag niyo po sa aming mga harapan, Panginoon. Salamat po muli sa mga kaisipan po namin, Lord God. Ang importante po, Panginoon, ang pananalig namin, Panginoon, sa inyong
Panginoon Ama. Lord Amen. God, salamat sa may-ari po ng bahay nito, si Brother Carl at si Brother Neri. Lord God, salamat sa kanilang mga anak, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Yes, patuloy niyo pong buspusin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord God, sa mga bagay na ito, pagtungkol po, Panginoon, sa inyo, Lord God, ay hindi po sila nagdadalawang isip na bukas ang kanilang tahanan, yes, Panginoon, Lord, sa pag-imbita sa amin, Panginoon. Yes, Lord, hindi naman po importante, Lord, lahat ang bagay na may tuturo namin na perfecto, Lord God. Pagkos, yes, gusto po naming pagsaluhan ang, yes, lahat, Lord, ng iyong mahiwagang salita, Panginoon. Yes, at lahat po kami ay makaunawa, Panginoon, Amen, sa lahat na mga titik na bibitiwan po ng aming mga bibig, Panginoon, at mga letrang ito, Lord God. Salamat po muli at sa pag-iingat sa lahat ng bagay, sa aking mga kapatiran, sa mga tao po na wala po sa amin. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lahat ang aming, at aming mga mahal sa buhay. Salamat po muli at pinupuri ka namin. Ito po ang samod na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Talakpakan din natin yung 6 months natin na pulito. Amen. Amen. Pwede na po tayo po. Ito po yung pagsasaluhan po natin ngayon. Ang ating pong 4WS ay tungkol sa What's Wrong with the World. Ano po ang mali po sa atin na buong mundo? Ito nga pala, makita ka sa video. Ito nakalagay ito. Love, listen, and obey. Ito po ang words for today po natin. Ako na lang po magbabasa at mamaya po ay pagsasaluhan natin lahat. Amen. Words for today po. Mark 12, chapter 12, verse 28 to 31. One of the scribes came and heard them arguing, and recognizing that he had answered them well, asked him, "What commandment is the foremost of all?" Jesus answered, "The foremost is here, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." This is po the words of God. Word po today natin po pag sasaluhan natin ngayon. Salamat. Now, ito pong love, listen, and obey. Why his mission is my mission. Meron po tatlong bagay. Ito po ang first is listen, the second one is love, and the third one is obey. Ngayon po, babalangkasin po natin muna. What's wrong with this word? Ano po ang ibig sabihin? Magbigay po tayo ng bawat isa. Kasi parang napakalalim po nito ating tatalakayin ito, yung what's wrong with this, with the word. Ano pong nangyayari? Mundo. Sa mundo. What's wrong with the word? A world. Bawat, a world. World. Akala ko world. Hindi, lumalabas kasi yung hangin. Hindi, yung bintana pala yung bibig niya. Yung bintana. Kaya may lumalabas pala. Sige, simulan natin kay Brother Ruel. Kasi yan yung sirgis natin ngayon, di ba? Hindi kaya. Siguro yung natatandang ko lang na ano dyan, parang problema ng mundo talaga yung nakakasalungat siya sa ano, sa ayon para sa Panginoon. Yun siguro yun yung sa akin, nakasalungat sa ayon sa pang, sa parang alituntunin ng Panginoon. O ano nangyari sa mundo? Bakit ganito ang mundo ngayon? Bilang kabataan, anong masasabi mo? Bakit ganito ang mundo ngayon? Huwag tayo ng idea kay Louie. Ayan. Obsessed. Yung tanong na yun, parang napakalari. Ano nangyayari sa ating mundo? Yung lahat ng sinabi nyo, pag-iisahin ko na lang. Yun. Yun. Ito, yung akin naman, yung poverty, sinabi ni... Sino ba sabi ng poverty? Si Sister Mary Jane. Ay, nanalo ko. Saan dyan? Yung poverty. Sa akin naman, sa liwat naman sa parang...
paano naman sa Panginoon. Yung explanation natin dito, yung poverty, drug abuse. Ah, and war. Di ba? Kaya yung hindi nakukontento tayo. Are devastating to individuals, families, communities, and nation. But it's called the world as we know is the climate change. Di ba? Yung lahat ng bansa ay, lahat ng leader ng bansa ay pinagtatapik ang climate change. Kaya ang ginagawa ng ibang bansa, alimbawa, yung kotse, pinapalitan na yung gasolina dahil nakikita nila na bumabagsak na yung Alaska. Mm-hmm. Alaska kasi yung yelo, natutunaw na. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon na ng mga pagbabaha. Imbes na yung yelo pa, nagiging tubig na. No. So, nagbabago na yung climate change kasi yung mga tao, nag-invento na tayo ng high technology na sobrang pinapainit na. Anong parang, hindi naman ganito kainit eh. Mm-hmm. Maski sa atin sa Pilipinas, pagdating ng hindi naman ganun kainit eh. Umaabot ng 50 ah. Sa Isabela, Cagayan. Uh-huh. Maabot tayo ng 50, pero nung paano, hindi. 35 to 37 lang. Mm-hmm. Pero ngayon, grabe na. Kaya yung yung climate change. Isang suliranin talaga. Oo. Yun. Tapos ito ang pumapatay na sa atin. So, but this generation, from now, sinabi ni naman ni Lobby, are dissident when cursing the fact that we need nothing. Mm-hmm. Yung dissident means is, sa Espanyol naman is, hombre muerto. Yung dissident, ang ibig sabihin ng hombre muerto, para kang patay ka. Patay na. Kaya yung mga bagay na nangyayari dito sa atin sa mundong ito, yung what's happening in the world, tama yung sa, sino ba nagsabi na ayon. At nung panahon naman siguro, lalo na ngayon, yung mga narinig natin sa mga news, lalo pag ako, mahilig ako sa news, yung mga minumulize dyan ng mga bata, di ba? Meron dyan 2 years old, 1 year old, grabe ang nangyayari na sa buong mundo. Kaya sabi ng Panginoon, His mission is also our mission. Mm-hmm. Diba? Yung sabi niya, kung ano yung mission niya na ibibigay sa atin, na ay mission niya para dito sa sanlibutan, yun din dapat ang ibibigay niya sa atin na para na matubunan natin yung nangyayari na sa atin. Ito, napag-uusapan lang natin, parang nakakatuwa eh. Parang nakakatuwa na napag-uusapan, pero nagiging topic sa mga Bible para kasi nakikita nila. Mm-hmm. Yung nangyayari sa ating bansa ay sa buong mundo. Oh. Yung yung ginagawa ng tao, nawawala. Nung panahon, siguro nung panahon, wala namang, may poverty naman nung panahon eh. Di ba? Sinong nakakalam ng Bible, di ba? May poverty naman nung panahon. Oh. Ayun, may kahirapan. Kaya nga inalis sa Israel ni Moises dahil naghihirap na sa Egypto yung mga Israelita eh. Dahil sa paghihirap. Hindi lang sira alipin, kundi talaga yung pagbut ng gugutong. Eh, yung drug nung panahon, meron? Hindi. Ngayon kasi, di ba, sa Corinto, sinabi nung last week ata yung tungkol sa Corinto. Kaya nga, nandoon na yung mga lahat. May prostitution na rin. May prostitution na sa parte ng Corinto. Kaya kumbaga, kung ano nangyayari ngayon, nung panahon, nung ganun, nandoon na. Kaya nga, kumilos ang Diyos. May mga tao na silang, may tao na siyang kinausap o pumunta ka sa ganito. At ngayong panahon naman natin, Jesus na ang, ayun na, Jesus na. Saka hindi lang naman yung lalo na ngayon, yung war. Lahat na lang, puro gusto makipagdigmaan sa bawat isa. Mm-hmm. Gusto maging mataas. Gaya ng North Korea. Yung North Korea ngayon, parang gusto nilang makipagtuo sa Amerika. Yung China naman, pilit na kinukuha yung Taiwan dahil gustong bawiin dahil kanila daw yun. Tapos yung Pilipinas, yung atin, yung West Philippine Sea, gusto rin nilang kunin kasi gusto nila maging hari-harian dito sa sanlibutan. So yun, lahat ng sagot natin, at least napapakinggan natin ang kanya-kanyang mga idea, mga kuro-kuro, pero ito po ay base sa Bible. Yung nangyayari po na napapakinggan natin, hindi naman po ito sariling lang natin. Dinulugtungan lang natin para ma-explain natin ng maayos, pero ito po'y galing sa Biblia. Di ba? So, ito po yung yung topic natin ng words po today ngayon, ay meron po tayong tatlong bagay. Una po ang listen. Yung listen, pwede po pakibasa, sino po may Tagalog? Sister Neri. Yung Marcos Chapter 12 to 29. Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos,
siya lamang ang Panginoon. Amen. Amen. So dito, babasahin ko yung ano ng ano sa listen. In the Hebrew language, the word here means that you do what you have here. Ibig sabihin, means that you do kung ano yung napakinggan mo, yun ang gagawin mo. Yung napakinggan mo, yun ang gagawin mo. You haven't heard if you haven't done or response, kailangan mong gawin. Di ba? To that which was spoken to you. This means that to love God is a choice of our part. When we love God, we fulfill the greatest commandment. Grabe itong ano na to, yung paragraph na to. This means that love God is a choice of our part. When we love God, we will fulfill our greatest commandment para sa Kanya. This means that putting God first and foremost in our heart and everything we do. When we do, there is a natural outflow into loving others, our neighbors. As we love ourselves, do you know anyone today who loves God with all their heart, soul, mind, and strength? How about you? Tinatanong dito, how about you? Are you willing to let God do it your life? What will make you into the kind of person who does that? So, kailangan natin itong pag-ano yung topic na to. Ikaw, Brother Roel, ano po ang naano po dito sa listen? Yan yung command na sabi nga, listen. Sa Hebrew word na ano, kasama pala yung kapupong yung ipinakinggan mo lang, wala kang ginawang respond. Hindi yun yung word na listen. Ang listen pa lang yan, yung may action. Ibig sabihin, it is a choice. Halimbawa, yung pagsunod mo sa Panginoon is a choice, it is a decision. Decision mo na pusang loob kang susunod talaga sa Panginoon. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Yung pag, yung pangatlo eh, ano eh, yung lakas, yung pagsunod mo, parang with action. Tapos yung buong puso, yung talagang marundog na pagsunod sa paggalang sa Kanya. At yung may kasama pa yung buong kaluluwa pa, diba, na nakalagay. Ibig sabihin, yung talagang ano, it is stake. Stake ba yun? Yung parang nakataya. Nakataya dyan yung kaluluwa mo sa pagsunod sa Panginoon. Yun. Yun lang naman sa akin. Na talagang pag yung listen na parang kailangan ka makinig. Makinig ka na parang doon sa sundalo, yung attention. Parang nakaganon agad sila. Paano sabi nung pinakakumanda, general, alimbawa, barilin mo si Coronel, babarilin mo dahil subordinate ka lang. Oo, yan. Diba, dahil ang inabuto sa iyo, general. Parang nakaabang ka lagi sa kanyang, ano, sa kanyang command. Diba? Yan. Pinag-uutos. Sister Jane, kahit butong ka na, pasensya ka na. Kilala ko ni Ate. Galing work. Ayun, listen, tama yun, no? Listen. Ano ba yun, sabi niya dito, eh, listen, O Israel, the Lord our God is one and only God. Nag-iisa lang ang Diyos, no? Tama nga yung sinabi ni Ruben na, listen, pagka tayo nakinig, eh, gagawin natin pagsunod kasama yung... Kasi marami tayong pinapakinggan mga anak ko. Sabihin na natin sa music, no? Marami ako napapakinggan mga kanta. Pagkaya nung kinanta natin, ano, ano ba yung kinanta natin? Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Talagang sinasabi ko sa puso ko na mabuti ang Diyos. Masadyang mabuti ang Diyos, hindi lang siya mabuti. Sadyang mabuti ang Diyos. Siya ay mabuti. Kasi naranasan ko yung kabutihan niya, pinakinggan ko yung salita niya, at naranasan ko na mayroong nangyaring kabutihan sa buhay ko na nagkaroon ako ng blessing kasi mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, narinig ko na God is good. Narinig ko, God is good. And then I apply it to myself na really, God is good kasi ano siya, mabuti talaga siya. Pinagaling niya ako, pinalakas niya ako. Nagpapatuloy ako sa Panginoon kahit nadadapa. No? Kahit ano man yung kalagayan ng puso ko, umaawit pa rin ako sa Panginoon kahit wala ka na ba kagana-gana, pero umaawit ka pa rin sa Panginoon. Bakit kaya? Kasi in love ka kay Lord. Yun lang. Amen. Pag mo, babi na, madali mo.
Ang sabi na po niyang lahat. So, wait, ganun. Ano yung tanong uli? Brother husband. Yung binasa ko kanina, i-explain natin bawat isa. Yung tungkol sa? Sa pag Mark. Listen. Mark, ano yun? Mark 29. Mark 29. Mark 12, verse 29. Sa ang title, sa akin naman po yung katulad nga nung makilala ko si Sister Mary Jane. Dahil nagsabi siya sa akin nang makinig ka sa CCF, sabi niya kasi makakakuha ka diyan ng mga salita na makakatulong sa iyo. So sumunod ako dahil nakinig ako sa kanya. Ibig sabihin, nung makinig ako, hinanap ko yung CCF. Kumilos, kumbaga, kung hindi ako nakinig sa kanya, hindi ko makikita yung CCF, di ba? So, dahil nga sa ang pakikinig ay importante talaga kung paano ka lumago sa Panginoon. Saka, di ba doon may binasa si brother husband na nakalagay, Israel, listen. Ang ibig sabihin doon, sinasabi, hindi lang kasama tayo doon sa Israel na sinasabi yun. Makinig tayo dahil sa pakikinig, doon tayo lalago. Doon tayo magkakaroon ng kasi minsan may mga bagay na kung wala naman tayong naririnig, parang walang nangyayari, 'di ba? Wala. Pero kapag patuloy tayong nakikinig ng salita, may nagbabago talaga sa buhay mo. Hindi lang personalidad mo, pati lalo na spiritual mo. So sa pakikinig, papasok sa utak mo, humiwiditin ang puso mo at tatrabaho mo ang katawan mo. So, pangitin. Yun lang po, brother husband. Amen. Well said. Sister Mary, your turn. So, listen. Huwag yung kantang listen, ha? Listen. Sa akin naman, Listen. Makinig kayo. Sorry po. Kasi ligawa ka na, listen. Sa akin naman, listen. Siguro kung hindi ako nag-listen sa akin, Donna, wala ako ngayon dito. I mean, wala ako sa gawain ng Panginoon. Kasi siya yung way ni Lord, eh. Kung paano ko makilala si Lord. Siya yung, dito ka sa akin, simba tayo every Sunday. Sana tayo po lang makikita kita, nandiyan ko makanta sa choir, nandiyan ka na yung sinunod ko siya, kahit na agad sa ano ko lang, parang obedience lang dahil nakakatanta siya. Ayun lang. So ayun, bumunga siya. Amen! Bumunga siya na nagkaroon siya ng nakakilala kay Jesus. O si Brother Carl. Listen. Okay, kailangan ko mag-listen sa'yo pa. Amen. Hindi sa akin. Kaya nga, sinasabi mo sa akin tungkol sa Lord, siyempre dapat mag-listen lang. Kasi minsan hindi ako nakikinig, matigas ang ulo. Importante talaga na mag-listen. Amen. Kaya minsan, hindi perfect ko. Ito pa. Konti-unti lang. Nakakonsensya ka ba? Ay, Holy Spirit mo yun. Ibig sabihin, may Holy Spirit kang nag-guide sa'yo. Anong masasabi mo sa listen? The word listen. Listen. Kumbaga sabi ni Lord, Israel, listen. Kumbaga Israel tayo yun. Tayo mga, okay, so sabi sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. May pangako ang Diyos sa commandment na yan. Yan lang ang commandment. And you will live longer. Yan ang pangako doon. Ako yung panghuli. Ako naman, salamat sa lahat na pakikinig nyo. Kahit na, alam ko, si Brother Chan, hinihip ko rin ang Panginoon. Ay, mukha! Ready? Yo!
Ang sister mo ito, pinapahiyak mo naman sa brother husband mo. Hindi, natutuwa lang ako dahil ganun din ako noon eh. Sabi ko, gagalit ako sa kanya. Eh kung ano bang makukuha mo dyan, wala namang silbi, parang ganun. Pero pag binigyan ka niya ng mga pagsubok na tinutok ko na naman, parang ito ba yun? Parang ganun. Tinatanong mo pa. Binigyan ka na nga ng ano, tinatanong mo pa siya, di ba? Wala tayong makuntigpuan, sabi nga ni Brother Carl kanina eh. Meron tayong, wala tayong ano, wala tayong satisfaction sa sarili. Parang ganun. Kaya nung kalagay nga sa akin dito, pinag-aralan pa rin na, your heart with all your soul, with all your mind, and all of your strength. Di ba yung binasa ko kanina? The second is, you must love your neighbor or yourself. Yung parang tayo. Tapos nakalagay doon, there is no commandment greater than this. Yung sa akin naman is, the gospel is all about how do the people tested, kung paano niya na... Yung parang tinetesting niya, mga ganun. Oh. Jesus on the Messiah, on the Son of God. Ito yung pensa, we must give all ourselves over to God. He doesn't want just a part of us. Hindi siya ayaw ng Panginoon na maging parte lang tayo na sa Kanya. He requires the whole things, heart, yung binasa ko, yung soul, mind, and the strength, fulfilled without pay. Hindi siya na bumabagsak yung ano Panginoon. God must come first in everything. He feel, think, and do. Jesus is calling us to love Him above all else, to serve Him alone, to put Him first in everything we do in ourselves. Parang ganun. Lahat, para kailangan ng Panginoon yung nasa atin. So, ito lang po yung ating explanation sa listen. So, ipapabasa ko kay Brother Kai yung ano, yung number 2, yung love. Pakibasa na lang Brother Kai yung love. Love, number 2. God often allows pain in our lives to create the gap for Him to fill that space with His love. As we experience more of His love for us, we also need to ask ourselves what may be preventing us from loving God with all our hearts. Get rid of everything that is not honoring to God in your life. Get into your life what will help you get to know Jesus more, especially reading and applying God's Word, the Bible. One important command in the Bible that we need to obey is to forgive everyone that we haven't yet. Matthew 6:12-13. The flow of God's power in our lives through the Holy Spirit will be blocked by our unforgiveness, and we can't experience God's movement in our lives. The power of the cross is the ability to God and to go to God every day. Confess our sins and cleanse from all unrighteousness in a moment. But when someone sins against us, we want them to work their way back to our forgiveness, because we have been lavishly forgiven by God. We are admonished to forgive we have been others, especially those close to us who hurt us the most. We may also need to ask for forgiveness if we have done hurtful things to them. Amen. Oh, wife, pakibasa mo sa Tagalog, please. Yung Matthew chapter 6, verse 12 and 13. Meron dyan yan. Binagyan ko na ng ano. Matthew 6, ano Matthew? Pero pa yung basahin mo na Tagalog para may maunawaan natin ng malinaw. Matthew 6. Verse 12 to 12. And 13. And 13? Mm-hmm. Okay. At ipapawad mo sa amin ang aming mga utang. Siguro yung kasalanan. Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siyanawa. Amen. O itong chapter na to, yung love, ito ang tinutupok niya yung Matthew chapter 6 verse 13. Pwede natin i-explain bawat isa. Sa nabasang verse. Ako na, dahil ikaw ako nabasa. Ikaw nabasa. Matthew 6:13. Ibig sabihin, magpatawad tayo sa mga nakakasala sa atin. Dahil kapag hindi tayo nagpatawad, hindi din tayo patatawarin ng Diyos. Ganun kasi yun. Halimbawa, sasabihin natin sa sarili natin na sumusunod naman ako. Diba? Nagbabasa naman ako. Paano kung halimbawa sa pamilya, nagalit ka sa asawa mo? Galit, isa yun sa kasalanan. At oras kapag na hindi ka nagpatawad sa kasalanan na nagalit ka, kumbaga nagalit ka kung sa anak mo, siyempre kasalanan yun at hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya dyan sa verse na yan, kamali, di ba, mahalin, parang kasama na dyan yung mahalin, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa akin. Kumbaga, dyan, tumatakbo rin yung ang pagpapatawad ay napaka-importante talaga. Dahil yan ang ginawa ng Panginoon, di ba? Lahat, wala naman siyang kasalanan. Namatay siya sa cross. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga kasalanan natin. Kaya, hindi kong sabihin dyan, importante talaga sa atin lagi magpapubawa at magpatawad. Kahit ano, para makalapit tayo sa Panginoon. Amen. Iyon naman ay ating kuro-kuro. Siyempre, yung ating napag-uusapan, bawat naman, bawat isa'tin, yung nababasa natin tama. Yung binabanggit natin tungkol sa Biblia, ito'y ayon sa ating karanasan sa buhay. So, si Brother, may dagdag ka rin na naman? Dito? Well, ang parang pinatutukoy dito yung pag-ibig dito, parang pinatutukoy naman dito yung halimbawa yung love your neighbor, love your neighbor. At yung nung nagbasa naman ako dito, pero siya kahalintulad naman siya sa topic doon naman sa Luke 10 na ito rin the most important commandment. Ito rin yung parang ibinigay din ng Panginoon na yung supporting verse. Pero pina-explain, ginastify ng Panginoon ang love your neighbor sa pamamagitan ng isang parable na ginawa niya, yung the good Samaritan. Yung ginawa ng maalala ninyo yung kwentong yan, yung isang taong Hudyo na ikukwento ko na lang ng mabilis para ano. Yung taong Hudyo na pinaslang, tapos sa daan naiwan siyang half dead na. Tapos dumating yung priest. Ang priest kasi Hudyo din yan, ka-Hudyo rin yun. Ibig sabihin, yung priest dumaan lang, pero nung nakita niya, kailangan niyang lumayo doon sa half-dead na tao kasi bawal sa kanilang kultura yon na tulungan yung ganun. Kasi sa pagiging priest niya. Pangalawa, yung isa namang dumating naman ay yung scribe. Yung scribe naman, yung magaling sa salita ng Diyos. Ang ginawa ganun din, nilampasan din lang. Ngunit itong isang pangatlong tao na pumunta naman is yung nakalagay nga rito yung Samaritan is Hindi, ang Samaritan, sila yung mga Israelita o sila yung mga Hudyo na nagkaasawa ng ibang lahi na parang napalayo sila sa parang itsapwera sila sa pagiging Hudyo.
o sila yung mga Israelita na para kasing ang status kasi noon, pagka Hudyo ka, hindi nila, ako Hudyo ako, hindi ko papansinin yung mga Israelite na iba para mababa yung tingin nila. Tapos ito yung tumulong. So yung pinapaliwanag kasi ng Panginoon dito yung kung paano mo mamahalin yung neighbor sa pamamagitan ng ano nitong kwentong ito. Ang ginawa ng Samaritano dito nga eh, then the despised Samaritans came along and when he saw the man, he felt compassion. Nagkaroon siya ng compassion. And then tinulungan niya, he took care of him. Tapos yung pangatlo, binayaran pa niya yung dinala siya sa isang lugar, sa inn, ang inn yung ano, parang hotel, yung patulugan. At doon ni inasikaso pa siya. So, nung kasi meron siyang kausap dito na isang marunong sa batas o marunong sa ano, na kinwestiyon si Jesus, sino yung mga neighbor ko? Ngayon, nung natapos na niya yung kwento, tinanong niya yung ano, yung nagtanong sa kanya, sino sa tatlong ito yung nagbigay ng ano, nagbigay ng na naging halimbawa na mabuting kapitbahay? Ang sabi niya, the man replied, the one who showed him mercy. Nakakapagtaka kasi dapat ang tanong, ang sagot ng ano eh, ano na kinatuwaan ng Panginoon, yung mercy, bakit mercy? Parang mercy. Siya yung nagpatawad. Parang nagpatawad yung isang Samaritan kasi una sa lahat parang magkaaway sila eh, yung Hudyo at saka yung Samaritan. Pero ginawa ng Samaritan, tumulong pa siya sa Hudyo. Ibig sabihin, nagbigay siya ng kapatawaran. Tayo dapat nagganon din yung parang example ng Panginoon. Doon sa binasa naman natin doon sa isang ano na patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. Ibig sabihin, pag minsan tayo yung ang nag-approach dito, 'di ba, yung Samaritan. Diyan sa nakasulat din sa love, meron diyan nakalagay diyan na ano na minsan daw tayo daw bilang tao, hinihintay pa natin na ang taong nagkasala sa atin yung humingi ng tawad sa atin. Pero ang kabaliktaran, dapat pala tayo yung lumapit sa kanila at abutin yung mga nagkasala sa atin. Yun dapat pala yung binigay sa amin. Bigyan niyo po Lord ito, Lord, ng maging kalakasan namin ito, maging mag-nourish sa katawan namin. At pagpalain niyo po Lord ang bahay na tumanggap sa amin. At maging Lord yung mga naghanda, Panginoon Lord, i-double portion niyo Lord ang blessing nila. In Jesus' name Lord we pray. Amen. 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 Kain na na. Kanila na ang bahay. Kanila na ang bahay. Yee. Wow. Kaya. Ay, ikaw. Sige lang. Enjoy your... Kasi pag nagluluto, yung pag nagluluto... Ay, naka-video ka. Naka-video. Malit lang ang sumuko. Mami, kasi one cake. Di ba pag nagluluto, nakawala ng gana, di ba? Ako, hindi, pero kakain ako kasi hindi pa ako kumain. Kain lang. Yan yung literal na lutong bahay. Thank you. Okay, Mama. Bye.
First time nyo rin ba nakarating dito, ate? Bakit na lang? Sabi rin eh. Di ba kayo magpunta dito, mga babae lahat? Wala kayo? Wala kami. Lapit kami sa Dia. Lapit kami sa Dia. Lapit kami sa Dia.
ng bahay namin. Ah, sa baby size? Oh, yung sa isang babaan na yung ang pangalan niya yung hana. Yung pinapilitan ka? Oh, yun. May autobus? Oh, may autobus. Doon kami nababa lagi at naglalakad kami yun ng bahay namin. Doon sa rin pa. Tapos parang sa rin pa. Gawin na natin. Malapit na. Sumunod na kayo. Mami, are you chill na ba? Yeah. May kampong. I came from the bus. And I love it because I remember my place. Me too. This is my place. Me too. Where I get my. Bakit na ano ano? Bakit kayo nakalipat ng bakit? Ate yun nga, ate. Paano tumawag yung may-ari? Di ba yung matulang ako pinakita doon? Ako ko na si Ruel, ako ko na si Daniel, tsaka si Manuel. Sa pamamagitan ng bahay. Kaya maraming blessing na blessing sa akin yung bahay. Yung same CCF na yan. Tapos, tumawag yung may-ari. At ano daw, dinipat na raw yung dwenyo dyan, yung babae. Kasi, yung kanyang nangungupahan natin, teacher siya. Ano daw, tumaas daw yung kanyang bill ng bahay, yung babayaran. Kaya dinipat na daw siya sa sarili ng bahay. Kaya in one month, kailangan makaalis na kayo dyan. Hala? Ate, in one month na kailangan makaalis na kami. Tapos, ba'n yung ginawa niya? Ay, yung tate. Ate na, ay naku, kumuha kami ng malaking bahay sa'yo, tate. Ang bahay namin 850. Yan, malapit sa Cali Madrid. Sa katabi lang ng Cali Madrid sa Aurora Mas, katapat lang. 850. Malaki yung place namin, 110 square meter. Malaki yung salon namin, lahat ng kwarto namin, malalaki. Yung katulitin na? Ay, katanog. You want this one? This one. And one. This one. You want this one? Kuha ko ng ano. Watermelon. Watermelon. Hello. I'm going to go to the house. Sige. Ano ba yun? Susuot. Oo, nga ba
Ano saan na? Dapat may timer, 5 minutes. Ay, sige, timer. Haba, mahaba, mahaba. 5 minutes. Nung nasa swimming pool, 3 minutes lang. Sige, tapos magta-timer. 5 minutes. Siyempre, lang naman eh. Sarlo, dinilipad yan. Ang dami namang gamit na pa yan. Ilan ba tanong? Lima? Ayun ba? Tatlo lang hulaan nyo. Tatlo lang? In 5 minutes. Okay. Sino mag-uhula? Ako sino mag hindi, hindi. Ako mag-uuhula. Ako mag-uhula. Mag-uhula. Dating gawin. Henyo? Dapat mahulaan mo, ha? 5 minutes to. Gabi siya palit, ka. No, palit tayo. Siguro tayo. Dito ka. 5 minutes daw, ha? Lalagyan ako ng ano. Para hindi na siya mag-ano. Dito ka siya. Sige. Na! Ano ba yun? Gabi, check mo ka si Charlotte. Wait, sorry lang. Ang sarap mo. Ah! May video doon ba? Yung reaction. Okay, yung mukha niya. Akin to, akin to. Dapat sa gitna ka, Kuya Adam, para makita mo. Akin. Dapat sa kantakit mo mata. Doon ka. Bibiga. Oh, sige. Saan ako ka? Ay, dito pa na. Timer. Wala pa? Teka, wala pa. Humihingi ako si Mrs. eh. Okay, tingnan ano ba yan? Ano ba yan? Ay, madali lang yun. Madali, madali. Madali, siyempre nakikita nyo. Oh, timer, timer. Teka, ito na pa. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, start! Gamit ba yan? Hindi, 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 hindi! Lugar ba yan? Hindi, hindi, hindi! Eh, summer ba yan? Hindi, hindi, hindi! Pagkain ba yan? Pwede, pwede, pwede! Brilyanda? Pwede, hindi, hindi! Disayuno? Hindi, hindi, hindi! Hindi! Pagkain? Ano yung pagkain? Hindi, 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 hindi! Condiment? Hindi! Hindi, 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 hindi! Da, pagkain, bagay, hindi, gamot. Hindi, hindi nga eh. Hindi nga eh. Pagkain sa'yo pwede. Pagkain pwede. Pwede, pwede, pwede. Pwede sa pagkain. Kinakain. Kinakain, oo. Kinakain, ano kinakain, ba yan? Kinakain, kinakain. Parang arian. Hindi, hindi, hindi. Anytime I hindi. Parang arian, umagahan. Hindi, hindi. Merienda. Hindi, hindi, hindi. O bah, gabi. Hindi, hindi. Hindi rin. Hindi rin, hindi rin. Ano, prutas? Hindi. Hindi, hindi, hindi. O, pass muna, pass muna. O, oh, sige, pass. Pagkain. Hindi. Lugar. Hindi. Gamit. Pwede, pwede. Pwede na naman. Pwede. Pwede. Gamit saan? Sa baba? Sa taas? Sa katawan? Wale, wale. Sa katawan? Oo. Sa ulo? Eh, hindi, hindi, hindi. Eh, sa gitna? Hindi. Ay, pwede, pwede, pwede. Pwede sa gitna? Sa lahat. Ay, pwede. Pwede sa taas. Ano ba yan? Ginagamit ba yan sa mainit? Hindi. Sa araw? Hindi. O no? Hindi. So, eh, kwintas, baro, damit, tuwalya. Hindi, hindi, hindi. Gamit, ano ba yan? Anong gamit yan? Panloob, panlabas? Hindi, 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 nga! Ano ba yan? Hindi nga! Sabi mo po yung gamit! Pass mo na, dali! Tatlo lang yan! O gamit! Pwede, pwede! O pwede na naman! Oo! Pwede! Ano yan? Saan? Sa ulo? Hindi, hindi, hindi! Gamit sa bahay? Pwede, pwede, pwede! Pwede, ano? Sa sopa? Pwede, pwede! Sa pwede, pwede, pwede! TV? Hindi, hindi, hindi! Radio? Aircon? Electric fan? Hindi, 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 hindi! Hindi, 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 hindi. Pwede sa sala. Pwede, pwede, pwede. Pwede sa sala, upuan, hindi, 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 hindi. Sinabi mo yan, hindi, hindi. Ano ba yan? Hindi mo pwede sa kwarto? Pwede, pwede, pwede. Pwede rin. Pwede. Ano, silya? Hindi, hindi. Ano, sinabi lang. Ano ba, panggamit pa sa kusina? Hindi, 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 hindi. Ay, Diyos mio, ano ba yung hindi? Puro hindi! Ang hirap naman! Tapos na! Tapos na yung 5 minutes! Wala pa! Hindi, wala pa! Hirap naman! May 2 minutes pa! Number 1 ulit! Gamit sa loob ng bahay! Oo. Pero ginagamit sa mainit na panahon? Hindi! Malamig! Hindi! 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 Pero gamit sa loob ng bahay? Si, si. Gamit? Ano bang ginagamit sa loob? Kay cabinet? Hindi rin! Hindi yan! Hindi lagayan yan. Ng mga hindi, tapas. Hindi, hindi, hindi yan. Hindi. Telepono? Hindi. Hindi rin. Mm-mm. Oh. Doon tayo sa una. Mm. Sige. Ano ba yung gamit? Hindi. Ano? Pagkain. 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 Hindi siya prutas. Hindi, 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 hindi. Hindi siya prutas, hindi siya pang-umagahan, hindi siya merienda. Pero pagkain. Oo. Oh, oh. Dapat pala ako nalang ikaw, siyempre nakikita mo. Madali sa'yo. Oh, pagkain. Pagkain nga. Anong pagkain?
Anong pwede nga sa pagkain? Hindi pwede sa pagkain. Kaya nga, pero tinatawag kita umaga, tanghali. Hindi. Kahit kasi yan, pwede yan. Pwede yan gamitin sa uma, ng tanghali, ang gabi o ano. Pero oh, hindi, yan. Hindi. Lasa-lasa. Lasa-lasa. Ano ba lasa? Adobo. Hindi siya pagkain. O sabi mo pwedeng kainin? Si pwedeng kainin, pero hindi siya pagkain na luto. Charlotte. Hindi siya pagkain na... Charlotte, no. Hindi siya pagkain na luto. Ano ba yan? Kahoy is the... Mahirap. Alam mo lang, ang kahoy, kinakain na hindi. Pagkain ng kahoy na hindi. Ano ba yan? Yung pangalawa tayo. Gamit, ano ba yan? Ano yan? Gamit. Gamit. Sa ginagamit. Sa katawan. Ay. Lotion. Hindi rin. 1 minute. Lip glaze. Hindi rin. Sing-sing. Ano ma yan? Pero pang ginagamit siya summer, hindi. Pwede sa summer, pwede sa hindi. Chalot nun dyan. Ano yan? Cream? Summer? Ay, slide! Ha? What? Supply daw. Mahilamaw. The supply? Mahirap. Puro hindi gamit, hindi. Wala, mahina. Wala talaga ako ngayon. Ay, pa! Wah! Kaya pinakain muna. Pinakain muna. Ano ba yan? Pwedeng kainin. Charlotte do. Wala. Jump sa pagkain, baka may pwede pagkain. Pagkain, matamis. Matamis, mangga. Matamis! Ayun na. Mangga, bigo. Hindi. Matamis. Kasi sabi ng hindi, ibig sabihin, wala na sa merienda yan. Hindi. Diba nagsabi ko, gamit ang bahay, sinabi ko na, hindi, kasi yung TV, sasabihin mo, yung aparador, yung mga ano, lahat yung hindi. Ibig sabihin, figurine, na yung ano. Ayan. Ayan, ako, tingnan ko. Kuya Adam, sabihan mo kami, sandali lang ha. Oo. Okay. Kayo mag-timer. Mahirap yung akin. Kamulang ka. Para makita ang video. Kamulang ka. Parang mahirap din to ah. Timer na? Timer. Number okay, one. One. Start! Start. Oh, go! Go! Ayan, number one. Bagay ba to? Oo. Sa katawan? Hindi. Sa loob ng bahay? Oo. Mira! Sa kusina? Oo. Sandok ba to? Hindi. Plato? Hindi. Balambot to? Hindi! Damit ba to? Hindi. Sa kusina, may damit. Kusina! Nasa kusina ka na? Oh, nasa kusina na ako, di ba? Oo. Oh. Nakasabit ba to? Pwede. ano ba to? Yung damit ba to? Hindi, ano ba ito? Yung tela ba to? Hindi. Yun. Plato ba to? Hindi. Pag nakikita nila, siyempre madali. Ginagamit to? Oo. Kasangkapan sa loob ng kusina? Oo. Sandok? Plato? Hindi. Aldero? Hindi. Tisyo? Hindi. Plastic bag? Hindi. Pwede ka namang sumunod. Sa susupas, sunod. Gamit, ano to? Gamit to? Oo. Sa loob ng kusina? Oo. Charlo. Nakasabit to? Oo, nakasabit. Pwede. Pwede, nakasabit. Minsan hindi. Ginagamit to? Oo. Tools? Hindi siya tools. Mahirap. Ito ang binaglagyan. Sa refrigerator ba ito sinasabi? Dapat may isa ka pa. Palitan nga kami. Mamaya. Hindi. Pass muna. Oh, sige, number two. Bagay. Oo. Sa loob ng bahay. Oo. Sa kusina. Oo. Sa kusina. Bagay rin, bagay din. Lala sa kusina. Cellphone! Plato to? Hindi. Sandok? Kain-kain mo naman. Na-stress ako dun. Dapat pala, kinabi ko dessert. Dessert yun. Dessert. Ano to? Pagkain to? Hindi.
Bagay ito. Bagay, oo nga. Tools. Mahilig talaga sa tools. ano to? Kalimbiro. Design. Hindi. Pang... Kayo ba kasama rin maglalaro? Ay, oo, oo, dapat kasama yan. Yung susunod. Di ba parang trolls? Oo, oh, troll. Pagkain? Hindi. Bagay? Oo. Mahal na yun. Sa loob ng bahay? Uh-oh. Hindi nabili ng patid ko sana. Sa kwarto? Yung kalamura. Mahal sa kusina uli. Ang tagal na yun. Bagay? Yung unang troll kasi kapalit. Pinido? Hindi. Ngayon kasi yan na yung lumabas. Ginagamit? Ginagamit? Oo. Panluto? Oo. Pwede. 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 Sandok? Hindi. Ay, lang pa rin sasandok. Chapstick? Ay, siya! Mahirap eh! Chapstick? Pag ikaw lang yan nila, talagang mawawala eh. Ano ito? Parang tos. Tos? Tongs. Tongs. Ah, hindi. Hindi. Kutsilyo? Hindi. Pinanghihiwa to? Hindi. Pinanggigiling? Giling? Pinang ano? Pinang didikdik? Hindi. Pinang... Ano ba yun? Pinang luluto? Hindi. Karanina! Sa kusina lahat? Ano yan? Tinidor? Hindi. Kutsara? No. Sa loob ng kusina? Ito, para kung... Sabon? Ubusin mo. Sabon, hindi! Sabon! Dishwasher? No. Pinang kukuskus sa plato? Hindi. Pinalilinis? Hindi. Nakahirap mo? Pinapapatay sa langaw? Hindi. Panluto to? Hindi. Hindi to pang luto? Nawala. Hindi. Oh, kanina siya, sabi mo, pang luto. Wala na! Wala na! Yung una, ano yung una? Pakulit! Sa kusina lahat yan, ha? Tupperwins! Sa kusina. Yung mga tupperwins. Sa kusina rin yung toothpick. Yung mag. Ano pa rin yung tupperwins? Di ba sabi ko sa'yo, magtatanong ka muna kung English yung Tagalog. Ay, wow, ay, mahirap kaya pag nalagyan dito, wala yung ikip ko rin. Okay, kasi yung dami rin eh. Ang dami eh. Ano ba yun? Yan. Oh. Ano instructions yan? Kaya wala kayong may nakuha kung ano yung mabunot nyo. Sa inyo na! Sa inyo. Ay, ako! 10,000! Ilagay mo yung sapatos yung brother club dyan. Ay, euro! Isa. Sama ko dyan ka. Sama din daw siya. Hindi, isa. Ano yan? Wala ka. Ano
ng bilo. Pinaginyan ng mga taib-tanim. Oo. Ay, lumitas mo. O yan, topic sa'yo. Ay, topic sa akin. Salamat sa family ito. Salamat sa meaningful na binigay ng Panginoon. Masaya. Sa akin naman, ano, nag-enjoy ako nung itong sandaling ito. Tsaka memorable itong sandaling ito dahil talagang pinaghandaan ng pamilya Lorca. Lorca ang, ano, ang pagdating namin. Sis Mary. Salamat, sis! Ang saya-saya! Masaya! Bukod sa napakasarap na pagkain, ang graham, at ang mga sinigang, at kay salamat talaga, nakaka... Alam mo, may laban yung mag. Alam mo, may laban yung mag. Sa pagdato, si salamat ng marami, talaga lang, para sa akin, special. Special talaga ang couples. Talaga kaya mag-invite, mag-invite. Invite natin yung mga ibang couples dyan na gustong mag-join dito sa CID natin. You are very much welcome at talagang marami kayong matututunan, lalo na sa salita ng Diyos. At lalo na sa nakaka-amazing na, na story ng pagkilala natin ng bawat isa sa pagkakakilala sa Panginoon. Amen. Salamat sa mga patuloy na ganito, gathering. Salamat sa iyo, Carl. Salamat sa iyo, Lord Neri. Sa couples, Lorca. Sa mga anak nila. Sa mga anak nila, kay Lovie, kay Charlotte. Nakakatuwa. Sobrang saya ko ngayon. Yung bagong magaling trabaho, nawala lahat. Talaga nga. To God all the glory. Amen. Salamat. Amen! Ayun, ako naman po. Yay! Muli, maraming salamat. Una sa Panginoon. Siyempre, thank you. At parang ako atang kumuha ng grand prize. Thank you. Thank you so much talaga sa ating samahan bilang magko-couples. Marami tayong natutunan sa bawat isa. Marami tayong mga bagay na inayos pa konti-konti at talagang patutunay na nawa lalo pa tayong lumago, lalo tayong magkaroon ng magsama-sama, hindi lang tayong magkukupol, pati yung ating mga anak, ganun din. So thank you so much at nawa pagpalain niyo palagi Lord ang pamamahay na ito. At salamat sa iyo, Carls, dahil parang ramdam kong welcome na welcome kami dito. At syempre, Sister Mary, thank you so much sa napakadaming regalong binigay sa amin sa susunod. Okay, thank you! Ano naman masasabi mo sa ating visitors? Una naman. Salamat sa kanya na pumunta rito, mga brother and sister. And masaya rin ako din, masaya rin sila. Amen! Thank you! Thank you! Ito, Chana! Ay, buko! Ang fresh mo. Ganda, ang ganda! Naglaboy, naglaboy po kami. Ayan. Kina mo yung ano na yun? Ah, parang patusok na yun. Ayun.
O doon yung uno. O Bistar? O debut uno. Say hi to the camera. O sige na, salamat. O, sige. Inyong, salamat sa inyong lahat. Okay. Salamat sa pamilya nyo. Salamat. Thank you. Mommy, I want go also. No. Well, this is dance your house. Yes. Oh, you stay here. Ayun. Oy, tingnan pwede mo. Na kasi tanima ko ng silin. Oo. Split naman. Tama na. Kasi buyin yun. Dosis. Sila, kuha tatlo. Kung may gagamitan kayo. Tatlo sila. Ayan. Sinabaw ang isda. Oh. Oy! Si buyin. Sinabaw ang isda. Akala mo. Akala nila, akaling kami sa punto. Akaling kami sa rooftop. Thank you. Hindi pa lumang isda. Hindi pa lumalaki. Hindi, ano yung malilit yan? Si buyin. Hindi na siya. Hindi siya lumalaki. Masarap to. Pang ano? Salot na lang. Isa pa natin niya na. Balik. Tomorrow. Akala mo kaling tayo sa bundok. Ay, bigyan tayo ng plastic. Thank you so much. Salamat sa marami. Thank you so much. Please.